Matagal na ang nababasa ko sa mga comment section ng aking mga vlog na naway isang araw mapasyalan ko ang isang bayan sa Nueva Ecija. Kaparte ng kasaysayan ni Francis Leo Marcos sapagkat noong pagputok ng pandemya, sa lugar ng Nueva Ecija niya kinuha ang lahat ng bigas na kanyang pinamahagi sa mga taong nasa laylayan ng mahihirap. Kung kaya't hindi ako nagdalawang isip mula sa kainta, pinuntahan namin ang lugar ng Talugtug, Nueva Ecija. Ang bayan ng Talugtug ay nasa bandang norte ng probinsya ng Nueva Ecija. Pagsasaka ang kabuhayan ng mga tao rito. Kung kaya't makikita mo ang talagang napakalawak na lupain sa bayang ito. Isa din sa dahilan kung bakit sinadya ko ang lugar nito sapagkat sumisintro rito ang plataforma de gobyerno ni Francis Leo Marcos kung saan pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusulong ng agrikultura. Kaya't samahan niyo kami sa paglalakbay dito sa Talugtug, Nueva Ecija. Talugtug, anong haba ang tunog? Magandang umaga mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa ating mga kaibigan OFW. Tayo dito sa maya ng Talugtug ay mayroon isang grupo ng mga tuda na tudo ang pagmamahal kay Francis Leo Marcos. Samahan niyo ako at ito ang ating aalamin. Tapo natin sa kanila. Ayan po, may mga t-shirt at bawat isa sa kanila ay nagkakabit ng mga tarpaulin. Ayun. Si tatay ko, anong pangalan? Anong pangalan, sir? Alan Castillo, sir. Alan Castillo. Dito tayo, tabi tayo, makasasagasaan tayo. Okay. Ano itong mga dala mo? Ayan, ayan. Sticker po na ito, Francis Leo Marcos. Ito, pinamimigay ninyo dito. Opo, sir, sa mga katuda. Sa mga katuda. Ilan pa mayroon ng katuda dito ang nabibigyan ninyo? Sa market po, may git pong kulang-kulang 200 sa sikap to na po. Kulang din pong mahigit 100 din po. 100. So itong pinang kakapitan at pinang bibigyan niya ng mga t-shirt sa grupo ninyo ay puro miyembro ng katuda lang. Opo, sir. Dito sa Talugtug. Sa Talugtug po. Ano po masasabi niyo kay Francis Leo Marcos? Now, bigyan niya itong dalawa. Sana po nakikita po namin na sa iba't ibang kwan na nagbibigay kayo ng mga bigas. Sana po makarating din po dito sa Talugtug. Francis Leo po, Pridor. Ano masasabi niyo, sir? Kung sir, kaya gusto namin ibigay lahat ng mga ito para sana iboto natin si Francis Leo para senator. Salamat, Pridor. Salamat, salamat pa. So ayun, no, ang daming t-shirt. Ang daming mga t-shirt na naglilipala rito. Ayan, ito, ano yun natin, good morning. Ano ang pangalan, sir? Carlos Timocho po. Kuya Carlos, ano mukamahal ang isang Francis Leo Marcos? Nakasunod ay, ibubuto ko siya. Oh. Ikaw ba yung tricycle driver din? Oo. Oh. Dito? Ito yung sa'yo. So, mga kaibigan, dito po sa Talugtug, halos lahat ng grupo ng mga tuda ay talaga namang naka-uniforme, nakasuot na sila ng uniforme niya. Francis Leo Marcos at mayroon din sa mga tarpaulin dito. Nakakapit din ang mga sticker sa kanilang mga tricycle. So talagang sinadya natin dayuhin ang lugar na ito upang sa gayon ay maiparating sa bawat mga manunood na dito po sa lugar ng Talugtug, Nueva Ecija ay sobrang dami po ng nagmamahal sa pangalang Francis Leo Marcos. So ayan mga kaibigan, nakita natin si Kuya, talagang tinawag pa niya yung nagkakabit ng tarpaulin. Okay. Kuya, ano pong pangalan, Kuya? Sa pwesto ko, Melquiades Anyuber. So,
Alam ko, sobrang mahal mo si Franz Leo Marcos. Tinawag mo pa para ikabit lang yung tarpaulin. Ano? Idol ko yan eh. Idol niyo? Oo, nakapalo ako sa lahat ng mga kanya. Sa vlog niya. Sa mga vlog niya. Kaya kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Wala. Papasalamat ako sa ginagawa niya sa mga tao, sa pagtulong niya, sa pagpamimigay niya ng mga bigas. Yun lang. Nakikita ko yung mga ginagawa niya. Anong masasabi niyo sa mga binabato sa kanya na porque siya doon, scammer? Anong pananaw niyo doon? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi kayo naniniwala sa mga ganun? Oo. Anong may papayo mo sa mga taong nambabas sa kanya? Wala. Basta huwag lang nilang pansinin niyo. Mga yung mga basher niya, puro mga kagaguhan lang yung sinasabi. Curious lang ako kuya, pang ilan siya sa 12 pipiliin natin sa mga senador? Number one sa akin niya. Number one sa akin. Number one. Okay, maraming salamat kuya. Thank you so much po. Taong gala po. Maraming salamat. Mga kaibigan, may nakita akong tao na may hawak na sticker na pito natin. Lapitin natin si sir. Huli-huli sir eh. May sticker. Oo. Sir, kilala niyo po yung taong ito? Papalo siya sa YouTube. Anong pagkakilala niyo sa kanya? Marcos. Hindi ko masyado nga, pero ano pa pa rin sa YouTube. Oo, hindi magkaanong kakilala personal, pero at least napapanood sa YouTube. Anong napanood mo sa kanya, patungkol sa kanya? Marami rin tinutulungan niya. Ayun. So, I'm very sure, hawak-hawak mo na eh. Pang ilan naman siya sa 12 senador? Kung sakali. Nasa pang ilan siya? Nasa gitna siguro, sir. Nasa gitna. So, pang-anim. Curious lang ako, sino naman yung panguna? Wala pa, basta nasa gitna siya. Kung magkakaroon ng pagkakataon, kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Anong sasabihin mo sa kanya kung magkakaroon ng pagkakataong kaharap mo siya? Ay, kakamayan po. Kakamayan. Anong pangalan, sir? Jethro. Sa taong gala po, nasa vlog po kayo. Isasama ko kayo sa vlog, ha? Ayan, okay. So, ayan. Dito tayo. May mga nakikin ba tayo Eto si tatay, pwede siguro natin ma-interview. Good morning, tay. Pwede po bang magtanong? Oo. Taong gala ko, vlogger po kami. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Hindi eh. Hindi? Ito tong yung mga ganyan nakikita kasi ang daming tarpaulin dito. Kung nakikita ko yan, pero hindi ko siya kilala. Hindi ko. Nanonood ko kayo ng YouTube? Hindi rin. Siya yung taong nag-viral sa Facebook at saka YouTube na namigay ng bigas nung panahon ng pandemya. Sa puntong ito, itong dalawang ating napagtanungan ay wala silang ka-idea kung sino si Francis Leo Marcos. Hindi nga nila kilala. At nagugulat nga nila na may mga nagkakalat ng mga tarpaulin sa kanilang harapan. Subalit, sabi pa nga nila, direktang hindi nila kilala ang isang Francis Leo Marcos. Sa Taluntun, pag-araw ng Sabado at saka Martes, market din nila. Pasukin natin at magtanong-tanong tayo sa loob ng paling... ano po? Martes, Huwebes, saka Sabado. Martes, Huwebes, saka Sabado. Tara, pasukin natin. Sakay po? Palingkin na po ba ito? Palingkin na po dito na po. Yan na palingkin. Eh, magkano po ang ano, hanggang dito, inay? Sampusang po lang po, yan. Isang pangmasa, ito 50, yung 25 po. Eh, matanong ko lang ho, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Hindi naman po. Ay, opo, sa ano, sa... Nag-viral sa Facebook at sa YouTube. Sino kilala niyo si Francis Leo Marcos? Opo. Kasi ho, kami ho hindi taga rito, ano, pero dumayo lang kami rito para tanungin kung sakali ay isasama niyo sa listahan, 12 naman ang kailangan natin. Ano po ba siya? Senador po ba siya? Pwede, Nay. Anong pangalan, Nay? Ay, nakon! Secret! Kung okay lang. Secret! So, secret. Maganda mga kaibigan, for the first time, nakakita tayo ng isang babaeng secret ang pangalan.
Dahil kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaharap niyo si Francis Leo Marcos, anong sasabihin niyo? Hindi naman na sila. Sasabihin namin, mabigay po ng ayuda, marami po siyang pera. Kaya lang po pwede namin dito. Ayun, namibigay ng ayuda. Pang ilan kaya kung ilalagay niyo sa listahan ng sa 12, pang ilan siya? Ay, sisingit naman namin siya. Kasi nakikita naman namin yung video niya. Sa mga alagamay, ilagay. So ayaw mga kaibigan, ang tinig ng mga kababayang nagtitinda dito sa Palenque, basta nisisingit. Talagdag na dito tayo. Talagdag na dito. Taong gala po. Taong gala? O, tapos pentorados. Pentorados. O, so, alam ko yun, yung namibigay ng ayuda nung COVID-COVID yun. Ay, ito naman. Wala. Good morning. Good morning, sir. Magkano? Ayun, ang mga tinda ninyo, ano? Opo, sir. Ngayon, matanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ay, opo. Ano ang pagkakilala ninyo? Nag-viral siya sa YouTube. Ay, kilala ni Inay. Opo. Kaya ako na itatanong, kasi tatakbo siyang senador, ano, la... number 44. 12 ang kailangan natin. Pang ilan kaya siya? Sa listahan mo. Number 2. Number 2. Okay. Curious lang ako. So, number 2, sino number 1? Si, ano? Iisipin ko pa. Iisipin pa. Basta number 2 na siya. Oo, number 1. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, bilang isang nagtitinda ng mga gulay, anong sasabihin mo sa kanya? Dagdag puhunan, sir. Dagdag puhunan. Yes. Ayun, oo. Oh. Oo. Oh. So, dagdag puhunan para sa inyo. Opo. May babatayin kayo, Nay. BBM ako eh. Okay lang, walang problema kahit sinong batiin ninyo. Sa Pangulo, sinong Pangulong BBM? Opo. O, sige, bumati na po kayo. Hello po, kumusta na po kayo? Sana makarating po kayo dito sa aming bayan. Ano ang pangalan, Inay? Tessie Budino po. Ayan mga kaibigan, si Nanay Tessie ay sulit BBM, pero pasok sa kanya ang tinig ni Francis Leo Marcos. Ay, si BBM. Yeah. Sulit BBM. Lakad tayo rito, para ano? Sa BBM, sinaglalaman niya ako sa saan. Pwede bababa ako ng muwante. BBM! Hintay lahat. Nakikilala niyo po ba si Francis Leo Marcos, Nay? Kilala. O dito harap po tayo para ano sa camera nakikita ko kayo. Ano hong pangalan? Ano pangalan po ninyo? Ako po, Lucena Holiganga po. Lucena Holiganga po. Okay mga kaibigan. Si Nanay Lucina ay isa hong vendor dito sa Taludtud Market. At kilalang-kilala niya, di umano, sabi niya, si Francis Leo Marcos. Ngayon po, Nay, tatanong ko kasi, tumatakbo siyang senador, ano, number 44. Pang ilan kaya siya sa listahan mo? Eh, sigurado po siyang number 1. Number 1. Number 1 po siya. Bakit number 1? Eh, kasi nakakatulong siya sa mga... Subukan po natin kasi baka siyang makapagbibigay po ng kabuhayan ng mga tindera at saka makakatulong siya sa magsasaka. I see, okay. So kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang tindera, anong sasabihin mo? Bilang vendor? Bilang mga manggugulay? Sir, hindi ba pwedeng bigyan mo kami ng pagkakataon para mabigyan naman kami ng ikaunlad namin sa buhay? Uh-huh. Bilang tindera, kailan po namin ng dagdag pungunan para may kabubuhay po kami. Kukuhanan po ng pagtustos namin sa mga anak na nag-aaral. Okay. Salamat po, Inay. Thank you so much po. Maraming salamat. Ako po si Taong Gala. So, dito tayo. Lipat naman tayo. Good morning, Nay. Ang ganda ng damit mo. No? Dream, believe, be positive. Yan ang pinakamaganda. Apo. Isang tanong ko, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Apo. Ano kung pagkakilala niyo sa kanya? Ay, mabait. Matulungin. Okay. Kasi tumatakbo siya ngayong senador, no? Number 44. Sakali, pang ilan siya sa listahan mo? Ay, number 1 po siya. Number 1. So, bakit number 1? Kagawad po. Ay, kagawad po kayo. Bakit number 1 po, kagawad? Ay, malakas siya. Siyempre po, malakas siya. Gusto namin. Gusto talaga. Po. Gusto po namin ng Marcos. Gusto po namin mabalik si Marcos dito sa atin. So, gusto nyo ang presidente ninyo, BBM? Opo, yun po ang dala namin. So, mga kaibigan, ang dala po nila ay BBM, pero syempre, ibig sabihin, dahil tunog Marcos din dapat ang senador. Yes, parang yes. Ganun. Maraming salamat, kagawad. Thank you so much. May pabatiin po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po kami at talagang susuporta po kami sa Marcos. Marcos po ang dala namin. Si Lola, magkano ang sibuyas, Nay? Lola, pwede ma-store mo, magkano ang sibuyas? 60 isang kilo. Iyon hong libre magkano?
Ayoko dyan, nagtumawa na lang. Oo, oh, walang libre. Oh, inay, grabe to. Grabe po yan. Eto, tanong mo lang. Lola, nay, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oh, ano kung pagkakilala ninyo? Pagbigyan ng bigas sa Maynila. Ala, yun. Grabe. Oh. Ito muna, ito muna. Dito muna tayo kay inay. Istorbuhin natin. Inay. So, kung halimbawa, ngayon ang halalan, tatakbo siya number 44 sa Senado. Pang ilan siya sa listahan? One. Siya ang first. Siya ang first, number one. Oo, number one. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makausap mo siya, harap-harapan, anong sasabihin mo sa kanya? Magandang hapon. Ano lang ba, Mare? Yun lang ho. Nako, binati lang ni nanay. Grabe. Oo. So, at least nanay, maraming salamat ha. Okay. Si nanay, naka-sleeveless. Taga saan po, inay? Sa Letics po, maraming binigay si Leo Francis Goon ng bigas. 10 Letics yan sa Manila? Opo, papuntang Muntalban. Uy, grabe yun. Taga Letics na lang nasa Taluntun siya. Kaya number one siya sa puso ko. Totoo yan. Tainingin ang pambili sigarilyo. Patay tayo dyan. Yun. Kaya tapos wala man lang. Bawal yan. Hindi bawal sigarilyo mo eh. Inay, parang galit ho kayo. Hindi po, talagang Leo Marcos ako. Bongbong Marcos ako. Ayun. Oh. Ay, ay, ito na naman. Ay, ano yan? Nagtitiktok? Dito. Ay, ano? Sample ka? Sample? Pa-sample? Nang kanta? Oh. I'd run away from you. Yeah. But if you never found me, I would die. Palimos! Leo! Marcos! Yun lang, Leo Marcos! Tayo! Hindi pa haba-haba? Hindi, ako masakit ang lalamunan. Pero ang ganda ng busis niyo. Uyo! Kagawad ng Kirino po. Kagawad po ako ng Kirino, sa totoo lang. Ganyan na lang, walang pagsigarilyaw. Grabe. Eto si nanay. Si nanay, BBM. Sabi ni nanay, BBM. BBM din ako ah. Pero nay, okay. Sigurado na ako. Ito namin siya. Francis Leo Marcos, may sasama sa listahan ba? Oh, may sasali talaga, number one. Number one. Yes! So, ibig sabihin, dahil BBM yung pangulo, matik na. Matik na talaga. Diretso yan. Bakit gusto niyo ang Marcos? Ay, kasi kaparehas namin Ilocano. O, matutulungan kami. Uwin mo na. Yan! Napartakam. Yun lang ako. Ay, Ilocano talaga. Hindi, yun lang ako yung alam ko. Wala na akong iba. Wala. Paano bang ganun eh? Kung yun lang ang alam ni Ilocano. Ang saya talaga ng kausap ng mga taga-talentong. Basta sala po kami dahil maalam namin mananalo na si Marcos kami nay, talaga. Ganito lang, huling tanong. Kung magkaroon ng pagkakataon na kaharap mo si Francis Leo Marcos, anong sasabihin mo sa kanya? O di, sabi ko, President Marcos, maraming salamat. Kami sana matulungan mo na mahirap dito sa Talugtog. Kay Leo Marcos. Yung tumatakbong senador, anong sasabihin mo naman sa kanya? Nagpapasalamat din yung mananalo siya. Di, bibigyan din kami ng mga pangkabuhayan dito dahil ang hirap ng buhay po dito. Ayan. So, mga kaibigan, ang tinday ng nanay ay... Kakaunti po! Walang puhunan! Tingnan mo naman o, nagkakaunti na. Ang talong ko dito ay ang liit-liit na. Grabe o! Tingnan nyo naman yung ano, yung... Ang palaya! Ay, grabe! Ilayo-layo mo eh, nililigit. Grabe ho, grabe. Grabe talaga, sir. Kasi ang malaman ng mga gulay. Kulang-kulang po kami sa mga ano financial. Oh. Inay, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Kilala ko ah. Kaya pala ho, nagbibidyo kayo. Huling-huli, binibidyoan din ako. Ayan, taong gala po. Ngayon, ang tanong ko ho, tatakbo siya number 44 sa Senado. Pang ilan po kaya siya? Number 1 siya sa akin. Bakit idol number 1? Idol namin yun. Idol na lagi idol. Namin napapanood yung YouTube niya. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Siyempre, hihingi din ng konting tulong para sa... Oh, number 1 po yung tulong. Tulong, sir, talaga. Kaya mahirap ka buhay. Salamat ha, thank you. So mga kaibigan, dito po sa Talundod, kung ating pong titingnan, lahat po ng mga vendor dito, sobrang saya nila.
Pero sulit silang BBM. Magpaganong pa man, kahit sulit silang BBM, ay siyempre, kasama nila ang isang Francis Leo Marcos sa pagka-senador. Yes, sir! Ito nagtatanong. Kino po kasi... Tapos na ang boto si... Ayun sinasabi niyong Marcos, eh, ang alam namin si Marcos lang na presidente at kami at maka-Marcos eh. Aha, sino si... Si BBM. Ito po, hindi niyo kilala. Hindi naman. Oh. Siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube. Na namigay ng bigas. Kanya po tinatanong ko kung... Ang alam po namin, na ibubuto namin si Marcos at si kami Ilocano. Ayun. Ilocano kami. Ayun po talaga. At yung tatay niya noon, si Marcos, siya ang nagbigay doon sa bayan ng sa amin ng mga makinang libre. Tsaka siya ang nagkuha ng mga lupa naming magsasaka, yung tatay niya. Ewan ko kung makuan niya si, kuan ngayon, si Marcos, ano ba yan, Bongbong. So, si Leo Marcos naman, may sasama mo sa senador kung sakali. Aba, oo, kung Marcos. Oo, basta Marcos. Basta Marcos, sama na, matik na. Opo. Grabe talaga. Yeah, Marcos po kami. Salamat po, Inay, ha. Salamat po. Sir, wala bang mga dessert? Oo nga. Ano tayo? Iili tayo rito. Good morning po. Ano hong pangalan niyan? Lilita Ramos po. Bakit po Lilita ang palay, ha? Native po yan. Ah, native po. Oo. Ayan na yung Lulita. Matanong ko lang, kilala niyo po si Francis Leo Marcos? Oo, siya ang tumulong sa mga ano, mahirap noon, maraming bigas si binigyan. Oho. Ay, kasi nag-viral noon, pati sa TV, di ba? Ay, kasi ho, tatakbo siyang senador. Ano po? Oo, mananalo yan. Mananalo ho. Basta makatulong sa mga tao, mananalo yan. Oo. Yun ang dapat i-boto, yung nakakatulong sa mga mamaya na mamahirap. Curious lang ako, sinong pangulo ninyo? Si MMB. MMB, aba? Sinong MMB? BBM! Ah, BBM. Okay, tama, nag-MMB na. MMBN na. Si Marcos. Si Marcos. Maraming salamat, Nay. Thank you so much, ha. Maraming salamat. Sana kung manalo siya, bigyan kami ng ano, ng financial dito, yung mga puhunan ng mga tindera dito sa Talugtog. Oho, ayun, oo. Oo, mahirap lang kami. Ganyan ang request ko sa kanya. So, karaniwan mga kaibigan, karaniwan na kanilang gusto. Kung sakasakali, ay mabigyan ng pansin yung kanilang pagtitinda. Ibig sabihin, pampuhunan, mga maliliit na vendor, ay mabigyan sila ng pampuhunan. Ayan, marami dito. Dito naman, iikot tayo. Dito tayo kay nanay. Good morning, Nay. Nay, magpwede yung magtanong, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Yung nag-viral sa Facebook at YouTube. Wala pa. Walang Facebook. Kayo, Nay, kilala nyo? Ay, ito si Inay, kilala. Ano pagkakilala nyo kay Francis Leo Marcos? Natulungin po siya. Okay. Doon sa YouTube na napapanood namin. O kung magkakaroon ng pagkakataon, may ibubuto nyo po ba? Ay, hindi ko po alam, ha. 12 ngayon pipiliin natin. Hindi po po kayo sigurado? Makikita po, ah. Makikita po. Opo. Okay, batiin nyo na lang po siya. Nay, batiin nyo na lang po. Magandang umaga po. Francis Marcos. Salamat po, Nay, ha. Thank you, thank you. So, medyo gipit. Maraming ano dito. Ayan. Interview ko kahit konti. Tatanong ko lang sana na kung kilala niyo si Francis Leo Marcos. Ano po? Francis Leo Marcos. Yung nag-viral sa Facebook at YouTube? Hindi niyo, hindi kayo nanonood? Sira po yung TV namin. Ah, okay. Siya po kasi yung tumatakbong senador na nag-viral sa Facebook at YouTube, number 44 sa ngayon. Kaya ako itatanong kasi itatanong ko sana kung may sasama niyo naman sa listahan. Ano pong pangalan?
Francis Leo Marcos. Ano hong presidente ninyo? Wala pa rin. So si Nanay, kakaiba ngayon ha, for the first time, nakarinig tayo kay Nanay. Wala pa rin siyang presidente at hindi rin niya gaanong kilala ang siyang Francis Leo Marcos. Yeah. Okay mga kaibigan, si Nanay ho, nakita natin na bilibili. Ano hong mga pinamili mo, Nay? Wala, yan lang. Walang pera. Walang pera. Ano hong pangalan kung okay lang, Nay? Anong pangalan nyo? Adelina, Mina. Nay, Mina, ako ho si Taong Gala, ha? Isa hong vlogger. Itatanong ko sana sa inyo kung kilala nyo si Francis Leo Marcos. Oo. Anong pagkakilala ninyo? Anong pagkakilala nyo sa kanya? Hindi, kahit hindi nyo nakakausap, ano yung pagkakaalam ninyo na... Ay, makwan. Ajay na anos. Makwan, mabait. Yun. Matulungin? Oo, mabait. Ganun. So kaya ko na itatanong na kasi tatakbo siyang senador number 44. Kung sakali po, may sasama ba sa listahan mo? Oo. Pang ilan naman po? Pang ilan naman po? Si? Si Francis Leo Marcos, pang ilan? 44. Hindi, pang ilan po sa mga senador? Kasi 12 lang kailangan natin eh. Kahit pan. May panglima. Panglima? Oo. Curious lang ako, sinong presidente mo? Wala pang napiling. Wala ka pang napiling presidente wala, ngayon? Wala pa. So hanggang ngayon, wala pa. Pero dalawa na si Nanay na nagsasabing wala pang presidente. Okay. So maraming salamat na yun, ha. Pero at least kahit wala siyang presidente, may sasama niya isang Francis Leo Marcos sa listahan, mga kapatid. Marcos ko kayo. O si Nanay nagre-request. Good morning. Ano ang pangalan ni Nay? Anong pangalan niyo? Julieta po. Ate Julieta, so kilala niyo si Francis Leo Marcos? Opo. Anong pagkakakilala niyo? Ano po siya po rin? Nasa ano po siya dati sa inyo? Yun, oho, tama ho yun. Eh kasi ho ngayon naman ay tatakbo siyang senador ano, number 44. So 12 naman ang pipiliin natin, pang ilan naman kaya siya sa listahan mo? Basta isa po siya sa may sasama. Basta isa sa may sasama. Kung magkakaroon din ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapasalamat po. At saka po, siyempre po, dapat tumulong siya dito. Curious lang ako, sinong pangulo mo? Ay, Marcos po. Marcos. Dito sa Taluntun, parang ganun ang sinasabi nila, ano? Ito po mang tindan nyo, itlog. Ay, bibili lang po kayo. Bibili lang po. Sige, mga kaibigan, yan, si Nanay po. Salamat po, Inay, ha. Thank you so much. Salamat po. Tanggala po. So, ayun, dito naman, ho. Umustahin at atin pong kapanayamin itong mga driver. Traditional driver kayo tayo. Tayo, patatanong ko lang, ha. Kilala niyo si Francis Leo Marcos? Kilala po. Ano hong pagkakilala po ninyo? Siya po yung nag-viral nung ano, yung pandemic, marami siyang natuluhan. Mga kasman, mga bigas, gano'n. Marami siyang natuluhan. Uh-huh. Tatakbo siyang senador, number 44, ano? Opo, sir. Pang ilan kaya siya sa listahan mo naman? Hindi ko lang masigurado po kung pang ilan siya, pero nasa Magic 12 siya. Nasa number 4 siguro siya. Corner number 5. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang tricycle driver, anong sasabihin mo sa kanya? Ay, masasabi ko lang sa kanya. Kung halimbawa man makaharap ko siya ng personal, hihingi lang naman po ako ng konting pabor sana. Na kung siya ay papalarin bilang isang senador ng ating bansa Pilipinas, sana po ay matulungan din kaming mga mahihirap, lalong-lalo na kaming mga magsasaka, mga tricycle driver, kasi nalugmok na po kami sa mga utang. Yun lang pong masasabi ko sa kanya. Curious lang ako, sino kong pangulo ninyo? Ay, solid na solid po, BBM. BBM po? BBM po. So, ibig sabihin, dahil Marcos ang pangulo, may sasama din ang Marcos. Ay, siyempre po, sigurado po. Maraming salamat. Ang pangalan mo, Tay? Renan P. Sabado po, alias Atong. Ayan, Tatay Atong, ha? Thank you so much. Maraming salamat po. So mga kaibigan, dito po sa Taluntun, yung atin pong isa summary, yung kanilang mga sinabi, halos karaniwan sa mga tao naririto ay solid BBM. At sinasabi nila na
dahil sila ay sulit BBM, siyempre may sasama nila ang San Francis Leo Marcos sa listahan ng pagkasinador. Pangalan tayo? Larry Parocha, sir. Larry Parocha. Ayan, Sir Larry, kumusta po kayo? Eh, mabuti naman sa ngayon na lugmok pa rin sa sinapit natin sa pandemic. Kaya tayo ay napilitan na namamasada, kailangan natin magkana buhay para may pambuhay natin sa pamilya. Okay. So tanong ko lang sa iyo, pang ilan sa iyo sa listahan ang isang Francis Leo Marcos sa senador? Kung sa akin lang, maging barangay official naman ako, gusto ko siyang i-number one sa 12 senador na kakandidato kasi siya lang muna ang senador na nagpunta rito ng mga kasama niya na nagpamigay ng teaser at nagpapakilala sa mga pagkakandidatura niya. Maraming maraming salamat tayo. Thank you so much. Talugtog. Talugtog. At isa pa, ang hinihiling namin pag nanalo si Senator Francis Leo Marcos, ay dapat sana kung anong magandang programa yung mga yung mananalong presidente, ay dapat sana kapag maganda yung programa ng mananalong presidente, dapat hindi sila sasalungat sa ikagaganda ng bansang Pilipinas. Yun lang po. Curious lang ako, sino pangulo natin? BBM po. BBM. So ayun, sabi ni Tatay, correction, no? Talugtog, sabi na talugtog. Oh, papa, ano ho ang salitang talugtog? Anong ibig sabihin ko noon? Talugtok balite nung nakaraan. Nung nakaraan, naging talugtog ngayon. Bali, pariyo po ng kuya po. Nung araw. Nung araw. So ayun po mga kaibigan, talugtog po ang barangay, ano, ang tunog. So ayan po sinabi ni Tari. Thank you so much, Tari. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din po. Okay. So thank you so much. Sa muli po mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa Markituda at lalong-lalo na kay Sir Benz Bacayo sa mainit na pagtanggap at sa masarap na pagkain. Sa paglalakbay namin sa Talugtog TBC ay naragdagan ang aming kaalaman at karunungan. Siyempre, natuto kami sa mga masasayang taong aking nakasalamuha. Sadya nga bang masayahin ang mga taga-Talugtog. Naway, sa muling paglalakbay ay samahan nyo kami mga kaibigan sapagkat hahanap tayo pa ng ibang mga lugar na atin pong lalakbayin upang alamin ang tunog ng isang Francis Leo Marcos.